nakita natin no, mula din sa Senate hearing, my name was mentioned and my photo shown. But really, no, what this proved? Nothing. Wala naman na pinapakita no, na kasalanan at krimen doon sa ginawa natin na sinasabi daw na tayo ay nag-attend ng student assembly at merong picture. Indeed, our records show that we held various activities in Cotabato City in 2018. I met hundreds of our youth and student constituents there, but I cannot recall who they all are. As a youth party list representative, I have met people from different parts of the country, from all walks of life, in various fora, seminars, and other public activities. I have no personal knowledge as per the background of each and every person who I meet and have a photo with. May pictures ako kasamang ating mga kapwa kongresista, mga presidente ng schools, student organizations, mga administrators, mga government officials. No, dahil yun ay parte no, ng ating pagkampan ng tungkulin bilang isang party list representatives. Now, if these alleged rebel returnees admit to illegal activities or so, please do not drag me into their supposed conspiracy. Hindi po pwedeng guilt by association or guilt by picture taking. Anyway, I also want to point out no, that there was no overt or criminal act directly imputed to me. Again, I reiterate that Kabataan party list, and also speaking personally, we do not and cannot recruit into the NPA. KPL and NPA are different organizations, and it has never been a policy or mandate of Kabataan party list. We are bound by the youth legislative agenda. At sa panghuli, pagkatapos po namin dun magsalita, at ako mismo no, lumapit bilang biktima ng red tagging at mga gawa-gawang pahayag na nag-uudyok ng panganib at galit laban sa representasyon na ito, hindi po na-address no, ni isa dun sa mga fabricated at dangerous statements at online attacks po against me. Red tagging victims are mired in constant anxiety no, because no one has been held accountable for this state sponsored disinformation. Wala pong nananagot dun sa mga pinapakalat ng mga kabastusan at mga pinapakalat na gawa-gawang mga pahayag. No, kaya po, kinakailangan talaga no, may managot sa mga ito dahil malayong-malayo ito sa truth tagging. Ang pinapakalat po ay puro mga paninira at mga kasinungalingan. Hindi yan truth tagging, no, kundi pagpapahamak. Lalong-lalo na sa mga kabataan na nais pong magsalita, magpahayag ng kanilang mga saloobin, mga rekomendasyon. At yan po ay sang-ayon sa kanilang karapatan. Ang ating kalayaan na magpahayag no? At ang ating kalayaan na mag-participate no? Para po sa pauunlad ng ating bansa. So, kaya muli, nananawagan po kami ng accountability sa state-sponsored disinformation na ito. At malinaw na malinaw kung sino po ang nasa likod ng mga yan. Maraming salamat.